Hello po mga friends, mga kaibigan ko, mga viewers. Pahinga po muna kayo si Chef Bertsky sa pagluluto at saka kamusta na po yung mga ginawa ninyong mga recipe ko? Baka may mga konting problema o mga gusto po ninyong dagdagan o mayroon tayong ibabawas na sa mga recipe. Mag-suggest lang po kayo, mag-comments po kayo sa ilalim ng aking yun. Tapos sabihin nyo lang po kung anong po yung gusto sabihin. Doon sa aking mga kasamahan na mga gustong mag-request, doon sa mga recipe ko, sa mga kakanin, o kung ano mga ulam, may usapin tapos i-upload ko kaagad yan. Magbigyan nyo ako ng time, pinost ko na dyan, mga na-upload ko na sa YouTube ng mga so, taba ng baboy yung ginamit ko. Na-share din niyo sa akin ng aming chef na mas ahead pa sa akin. Kaya sinishare ko rin sa inyo para madagdagan ng kaalaman kayo sa inyong mga pagluluto at magkaroon po kayo ng mga idea kung paano ginagawa, paano step by step. Nakikita ko po dyan sa video dyan sa YouTube ko kung paano ko ginagawa, piniprip tapos hanggang sa pagluto, kung paano mag-operate ng apoy, yun po. Kaya sana supportahan nyo lagi ang aking channel. Bertsky po, kung may comment po yung mag-comment. Kung nagustuhan nyo po yung video ko, i-share nyo lang po at i-like po ninyo. Thank you po. Maraming salamat. Malalim po yung kinuha ko kasi baka ako... Para maganda yung pagkakaluto niya. Yan. Yan na lang. So, balikan po natin yung dalawa. So, yan po. May natira pa po tayong dalawa. Huh? Ikot-ikot lang po muna natin dito. Ito po yung iba, yung harina. Nilalagyan po nila ng kung ano-ano po nilalagyan nila dito. Pero sa akin, kinalilagyan ko lang po yan ng konting aji. Konting lang. Kunti lang po, patak-patak lang. Mga 2 pinch of salt, tapos 2 pinch of aji. Kung may mga basa-basa po na ganyan, ano lang po ninyo lang. Para maganda yung pagkakaasan po. Sabi niyo, basta po rin inaanatong konti. Para lutong-lutong siya. Subo muna natin galawin kanya. Ganda ng kulay yun. Golden brown. Tapos crimson. So, hayaan lang po natin siya. Kaya may hinahangat natin siya. So, babalikan po natin yan. So, yun na. So, hinahangat ko muna yung apoy para lutong-luto siya. Yan. Tanggalin po muna natin. Yung nasa stirrer, ilaay natin. Tanggalin mo natin isa-isa. Unitin natin siya ng unit. Para mainit na mainit. Mainit na mainit na siya. Tsaka natin lulubog ulit yung ating chicken. Okay. Ayan na po. Mainit na siya. Lagyan natin ulit ang isa. Coated. Yung binalag natin ng harina para mag-crispy. Kaya pa natin nilakasan tapos mag-golden brown siya. Kaya pa natin ginanay. Okay. Bilingin lang natin. Balik pa rin natin. Okay. So, ilang minuto na lang maluluto na rin yan. Ayan. Bilingin lang natin ulit. Pwede na natin isang tanggal yung sa mantika. Okay. Hindi pa kasi yung mantika. Kaya natin siya gamadangga. Okay na. So, okay na. Pwede na natin tanggalin. Okay.
kulinary, lagyan natin yan. So yun na po ang ating fried chicken, Chef Birdsky. Homemade lang po yan. Gawa ko rin yan. Tsaka yung sauce po ng ating fried chicken. Ginawa ko lang. Tapos bumili na rin ako ng box na lagyan ng fried chicken. Yung box po na yan is 50 pieces po yan. Bali 5 pesos each. Isang box. 5 pesos po yan ang isa. So bentahan po namin dito sa akin. Kay Chef Birdsky, isa pong slice nito. Itong chicken sa 55 pesos po. May kasama ng atsara at saka ng homemade na sauce at saka atsara. Homemade din yan lahat. So yun na po. Tingnan nyo. Ito po ang ating pork. Ito yung ganyang drumstick. Tapos ang chicken pork. Wings pork. Tapos ito yung breast pork. Sana nagustuhan na naman po ninyo at nakadagdag na naman ako sa inyong kaalaman. So yun yung pangluluto. So dapat mag-enjoy kayo.